gintong barya na ang face value ay 1,000 piso. Abay, pag ganyan ang value niyan, syempre karapat dapat na yan ay ginto. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel, Kalimay Online po. At sa mga baguhan lang at trip po ba ang ganitong video, ba siyempre mag-subscribe ka na at paki-on ang notification bell para ka lagi ang updated pag meron po tayong bagong mga content about sa mga barya, no? Kagaya na itong barya ngayon guys, tinignan ko dito online at nakita natin itong Marcos coin year 1975 ay binibenta sa halagang 50,000. Pakikita nyo naman, di ba guys? Ayan po, 50,000 pesos, pesos. Grabe, di ba? So, tingnan nyo yun, no? Tingnan muna natin, guys, kung sinong may-ari nitong binibenta na ito. Nakalagay doon ay Kuya Alvin, no? Nakita nyo? So, ayan, no? Kuya Alvin Coins. Shout out, Kuya Alvin Coins, kung papanood mo to. Na tampo ko ang iyong binibentang Marcos Coin Gold. Ayan, tingnan natin, guys. 1,000 piso, Republika ng Pilipinas. Napakaganda guys talaga ng mga barya, di po ba? At nung una, alam nyo, hindi ako naniniwala na merong ginawa na ginto, kasi may nakapagsabi sa akin na merong ginawa nung panahon ni Marcos na gintong barya, no? Na ang itsura nga ay katulad na nga 1975 na 5 piso bagong lipunan. At nung nakita ko nga, may certification pa. Yan yung sinasabi natin, tinatawag natin mga proof. Diba? Kasi pag sinabing proof, guys, ayan po ay parang halimbawa, no? Example na meron nga talagang ginawa. Meron pong certificate yan, guys, no? Kaya kung kayo ay gustong bumili, pag sinabing proof coin, dapat meron pong certificate yan. Hindi po pwedeng proof coin to eh. Asan ang certificate? Dapat po merong certificate yan. Katulad nitong nakikita nyo, no? Meron pa siyang lalagyan. At maaaring yan ang tunay na lalagyan niya, no? Simula nung nakuha niya yan sa bangko. Manggagaling lamang ng itong mga gantong barya, siyempre sa bangko ng Pilipinas, ang Central Bank of the Philippines. Ayan po yung certification niya, oh. At medyo may mga kinain-kain pa ng parang bukbok sa gilid, ano? Pero sa katagalan na rin kasi, no? Pero yung barya na yan, eh. No? Grabe, yung reverse ng barya, doon mo makikita yung face value ng baryang proof coin na ito. 50k, ano, bibili ba kayo guys? Liliwanagin ko lang yung 50k po na yan na binibenta sa nang may-ari nito. Hindi po yan yung value niyan. Mamaya titignan po natin sa n.nemista.com, baka mayroon pong value, no? At magkakaroon po tayo ng idea. At hindi lang yun guys, no? Hindi lang yan yung gold coin na ginawa, commemorative coin. Itong MacArthur, ayan, commemorative, meron din sa nakikita nyo 1880 guys to 1980. So ayan, no? Kita nyo proof 100, no? Ika-isang daang anibersaryo. Ito na naman yung pagkabulol ko, lumalabas na naman, no? Ganda-ganda na simula natin eh, no? Pero sanay naman kayo, no? So 1880 to 1980, 100th anibersaryo ng kapanganakan to ni General Douglas MacArthur, guys. So ayan, ngayon lang din ako nakakita nito at dito lang din sa online. Nabuti na lang at merong mga nagbebenta, mga collectors, mga numismatis locally, no? Binibenta dito online platform, guys, at ang halaga ay 90,000 pesos. Grabe, no? Bibili ba kayo ng ganito, guys? No? Kaya yung mga nauna sa atin, ano, yung mga collector noon, maswerte sila eh. Kasi nung nilabas yan, bibilihin nila yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi pa sobrang taas yan. Kasi alam nila na darating nga ang panahon na magiging malaki ang value ng mga yan. Tulad yan, diba? Binibenta na nga ng 90,000, diba? Hindi po yan ang value niya, no? Selling price lang po yun. At titignan natin dito ngayon sa n.nemista.com
Ayan, 1,000 piso New Society, ang bagong lipunan, Marcos Coin. At makikita nyo, no, Philippines, siyempre, sa atin yan, non-circulating. So, ibig sabihin na ginawa ang perang ito para, kasi nga, proof siya, eh, no? Hindi siya talagang pang market, no? Non-circulating coin, no? Para sa mga numismatis ito. No? 1975, value 100 piso. Guys, tapos composition niyan, makikita nyo na nga na ito po ay gold. 0.900 gold. Wala lang akong idea sa ngayon kung ano yung 0.900 na ginto na yan. Pero syempre, ginto po yan. Ano? At malaki, no? Tumitimbang 9.95 gram. At andyan yung kabuuan ng kanyang picturing. Kung gusto nyong kunin, guys, ano? At makilala itong bariyang ito, tingnan nyo lang dito sa n.mista.com. At ayan, 1975. So, dalawang klase pala ito. 1975 at 1975 na proof. Yun yung binibenta, no? Yung proof yun, yung ginto. So, parehong rare. No, rare na ang mga coin na ito kasi yung 77%, 23 example lang, 23,000. At yung 1975 na proof ay 1,300 lang example, no? 38% at walang value dito sa n.mista.com. So, ibig sabihin niya, guys, alam nyo na yan, rare ang mga coin na yan at magiging transaksyon yan, ay magiging transaksyon na nga sa labas at depende na ito sa magiging pag-uusap. Pero at least meron na tayong idea kung magkano pwedeng ibenta or mabibili itong mga gold coin na ito, more or less yan, guys, no? Yung ganyan sa presyuhan niya, no? Commemorative issue, 100th anniversary of birth of General MacArthur. Ito yung Marcos, no? Ay, no, yung General MacArthur nga, no? So, yung pangalawang coin ito na nakita natin, 1980, isang klase lang ang andito, ang may record. 1980 FM, guys, 3,000 lang, napakakunti. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ibinebenta ng may-ari ito sa halagang 90,000, no? Proof din siya, eh. Guys, no? Napakakunti lang. Proof coin. So, mangilan-ngilan na lang talaga ang merong hawak nitong mga bariyang ito. Baka nga yung ibang mga bariyang ito na ay nasa ibang bansa na, no? Pagmamay-ari na ng mga numismati sa ibang bansa, eh. Kukunti lang yan, di ba? 3 piraso lang. I mean, 3,000 piraso ang ginawa. Tapos pansinin nyo dito sa may baba, no, Mista Rarity Index 92. Bullion value 21,000, ano? 64.71 pesos value. Parang ito yung value, eh, no? Hindi lang natin masabi at sa susunod aaralin nga natin yan para meron po tayong idea. Pero guys, no, at least meron na po tayong idea sa mga magiging presyuhan ito kung gusto po natin ibenta, kung tayo ay meron man, eh, kaso wala, eh, no? At least kilala natin na meron ngang mga ginawang mga gintong pera sa ating bansa. Alright, guys, so ayan po ang ating impormasyon para sa araw na ito. Sana ay nakatulong naman kahit papaano. Kung wala man tayo nito, at least alam nga natin. Di po ba importante naman kahit papaano may kaalaman tayo, lalo tayo ay nangungolekta ng mga barya. Yung mga big time kasi nga kolektor, eh, masuswerte yan, eh. Tayo mga small timer lamang tayo. Pero at least nagkakaroon tayo ng knowledge kahit konti. Alright, guys, ayun na po ang content natin ngayon. Maraming salamat sa inyo. Sana bigyan ko kayo ng informasyon at konting entertainment, ika nga. So, kita-kits tayo sa susunod. Huwag kalilimutang mag-subscribe, syempre mag-join sa membership, guys. God bless po sa inyong lahat.